Uy! 20 gallon na tank! Pwede na ba ako mag-arowana? Hello guys! Welcome sa Nax TV. I-discuss natin ngayon ang mga dapat i-consider kung gusto nyong mag-alaga ng arowana. Ano nga bang dapat mga i-consider kung gusto nyong mag-alaga ng arowana? Well, marami akong nababasa sa mga arowana group, no, na sinasabi nila budget daw or yung type of arowana na gusto nilang alagaan, yun daw ang dapat i-prioritize. Pero if papanoorin nyo itong video ko, para sa akin, hindi yun ang dapat i-prioritize. So, doon lang kayo guys. So, gaya nga na sabi ko kanina, hindi budget ang dapat i-prioritize pag gusto nyo mag-alaga ng arowana. Para sa akin, ang una nyo dapat i-consider ay ang space. Ano ba tong space na to? Itong space na to is kung saan nyo ilalagay yung tank nyo. Kung saan titira yung arowana nyo. So, i-categorize natin siya. Yung space is pwedeng permanent, long-term, o temporary. So, isa-isahin natin tong mga to para maintindihan nyo kung bakit siya importante or bakit dapat siyang i-prioritize pag gusto nyo mag-alaga ng arowana. So, ano ba tong permanent na to? Permanent, usually, ito yung mga sariling bahay. Kayo yung may-ari. So, napaka-liit ng chance na umalis pa kayo sa bahay na to. So, pag ganito yung bahay nyo, napakagandang mag-alaga ng arowana. Kasi pag nag-alaga tayo ng arowana, alam naman natin na malaking tank ang kailangan nating ilagay. Mamaya ako na i-discuss kung gaano kalaki yung ideal tank para sa arowana. Pero for this criteria, itong permanent space na to is yung ating sariling bahay. And to be specific, itong space na to, ito yung paglalagyan natin na almost permanent na, yung talagang sure tayo na pag nilagay natin yung arowana natin, let's say, lagay natin sa sala, wala na tayong balak tanggalin. Bakit? Kasi sobrang hirap magbuhat ng napakalaking aquarium. Hindi nyo yan malilipat. Hindi nyo yan malilipat ng merong tubig. Let's just say, gusto nyong ilipat ng pwesto, hindi nyo magagawa yan. So, sobrang hassle, ide-drain nyo yung tubig and kailangan nyo ng napakaraming tao. At least, siguro, mga 6 kung mga 4 to 6 people, no? Kung pagbubuhatin nyo is 120 gallon na tank. Just imagine, ide-drain nyo yon and then isa-cycle nyo. So, napaka-hassle. So, kailangan, ideal, once na sinet up nyo na yung tank, doon na siya forever. So, next naman is yung long-term. Long-term, ito yung mga nag-a-apartment. So, wala namang kaso kung nag-a-apartment ka. Just make sure lang na mag-stay pa kayo ron doon sa lugar na yon. In a long term, so let's say 5 years, 10 years, wala namang kayong balak palumipat, so go yon, pwede pa rin kayong mag-alaga na arowana, walang problema ron. Magkakaproblema lang tayo dito na sa tinatawag na temporary. Ano ba tong temporary? Usually tong temporary is yung mga overseas worker o yung masasabi natin work-related kung bakit kailangan na lang lumipat sa isang lugar to another. So, kung yung trabaho mo ay kailangan kang madestino, let's say every 6 months kailangan yung lumipat ng bahay, I would suggest huwag mo nang ituloy yung pag-aarawana. Siguro, huwag ka na nga mag-isda eh. Kasi, yun nga, yung aquarium kasi would require at least a permanent or long-term na space. So, clear tayo guys dun ha, dun sa space na yon.
So after nun, ang next nating dapat i-consider would be budget na ba? Hindi pa rin. Space pa rin. But this time, ang di-discuss naman natin sa space is kung gaano siya kalaki. Kung titingnan niyo itong chart na nasa screen ngayon, ang una kong nilagay dyan is 120 gallon. Ang dimension ng 120 gallon na tank is 48 inches by 24 inches. So, 48 inches yung length niya. Yung width niya is 24 inches. Bakit ko inuna to? Ang ideal tank kasi para sa isda, for more specific sa arowana, may nabasa ako na dapat daw yung length ng aquarium mo would be the 2 times of the maximum length ng fish mo. So let's just say na ang aalagaan mo ay Asian arowana or Australian arowana. Usually ang maximum length niya is 24 inches. So bagay na bagay itong 120 gallon para sa Asian or Australian. Kasi na-meet niya yung criteria for both length and width. So, clear tayo dun sa 120 gallon. Next dun sa chart natin would be yung 75 gallon. Okay, so dito na magkakatalo or magkakaiba yung mga opinion ng mga fish keeper. Sa 75 gallon, kung iche-check nyo sa chart, 48 inches by 18 inches. So, pasok siya sa length, pero sa width, medyo kinulang siya. So, anong gagawin mo ngayon pag yung space mo mismo? Take note, space ha, hindi yung aquarium mismo. Yung space mismo, dun ka nalilimit sa pagbili ng aquarium. So, wala ka na talagang mapaglagyan eh. Iniikot mo na yung buong bahay mo, dun ka lang talaga pwede maglagay. And then, yung width niya, unfortunately, is hanggang 18 inches lang. So, anong gagawin mo? Tutuloy mo ba mag-arawana? For me, ituloy mo na. Maraming magsasabi dyan na kulang yan, mahihirapan yung isda. Para sa akin, kung talagang gusto mo mag-alaga, tuloy mo. Although, alam mo naman na hindi optimum yung size ng tank mo. So, huwag kang mag-expect na yung growth ng isda mo is optimum din. So, yun lang naman yung mahalaga eh. And, huwag kang maiinggit sa iba. Okay? So, makontento ka. Yan yung kasya sa space mo. Ganyan lang ang kayang tank na pwede mong ilagay. Ang importante, maging masaya ka sa tank mo. Meron kasing iba, alam naman nila na hanggang doon lang talaga yung pwede nilang ilagay. And then, pag nakakita sila ng malaki, iniisip na, sayang, mas gusto kong lakihan pa yung aquarium ko. So, somehow, hindi sila masaya doon sa setup nila. So, wag ganon. Kung ako sa inyo, ituloy nyo and then be happy kung ano yung na-set up nyo para maging masaya kayo sa pag-aalaga ng arowana. So, yung next naman natin, dyan sa list, tingnan nyo, 50 gallon. So, sinama ko to kasi madalas natatanong to eh. Pero later ko na i-discuss pag nandun na tayo sa budget, pag yung pinag-uusapan na ay budget. For the meantime, space related tayo eh. What if yung space mo kaya lang mag-house ng 50 gallon? So, ang dimension ng 50 gallon is 36 by 19. So, sinukat mo yung espasyo mo eh. Hanggang dun lang kaya. 50 gallon lang ang kaya niya. Itutuloy mo ba para mag-arawana? Para sa akin, since parehong sablay, no? Parehong kulang yung length and width, huwag mo nang ituloy, huwag ka na mag-arawana. Ngayon, kung gusto mo talagang ituloy yung pag-fish keeping, yung hobby na fish keeping, pwede namang flower horn eh. So,
other option yun. Pero wag na arowana or wag na yung mga monster fish. Kasi hassle sa'yo pag lumaki yun, hassle din or kawawa rin yung isda. Diba? So, for now, yan muna ang pag-uusapan natin regarding sa 50 gallon. Regarding dito sa, kung i-consider natin ay yung space. So, next natin, space pa rin tayo, but this time, location naman. Okay? Location. But importante itong location. Siyempre, pag location na ang pinag-uusapan, gaya na sinabi ko kanina, kung balak nyo ilagay sa sala, bakit importante yan? Kasi, since ayaw, hindi na nga natin sila gagalawin, kailangan accessible yung location nyo. Accessible in the sense na meron bang source of water. Kung meron man, pag magwa-water change kayo, meron bang malapit na drainage. So, yan yung mga dapat nyong i-consider regarding sa location. Baka mamaya, lalagay nyo yung tank dun sa, let's say, sa kwarto. Marami kasing ganun eh. Ako honestly, dream ko yun, yung malagay ko yung aquarium sa kwarto. Pero syempre, pag i-consider mo na yung i-drain mo, lalagyan mo ng tubig, may way ba na malagyan mo yung aquarium nang hindi ka mahihirapan? Sasabihin ng iba, meron namang hose. Eh baka mamaya, yung hose mo from the aquarium going dun sa mismong gripo, ang daming dadaan ng appliances. So, yun yung kailangan mong isipin, no? Yung location, kung gaano siya ka-accessible dun sa source of water tsaka dun sa drainage. Another thing na dapat mong i-consider sa location is yung traffic. Ano ba tong traffic na to? Yung arowana, medyo sensitive yan. Pag matraffic yung lugar, ibig sabihin magulo or parating may dumadaan. Lalo na pag bagong bili or bata pa yung arowana. Tapos maraming dumadaan. Usually, naiilang yan. So, nai-stress yung isda. Although, hindi naman ganung ka-priority ito, importante pa rin ito na dapat nyo i-consider. Another thing, aside from accessibility and traffic, would be yung source din ng light or yung temperature. Okay, kung naarawan ba, kung nalalamigan. So, yan yung mga dapat nyo i-consider. Kasi yung iba, naarawan, expect nyo pag naarawan, mas marami or usually may algae growth. Expect nyo na yan. So, pag ganon, medyo kailangan i-consider nyo na maganda yung filtration nyo. So, sa temperature naman, yung iba nakatapat sa aircon. Pag ganon, kailangan ang i-consider nyo naman is baka mabilis mag-drop or mabilis magbago yung temperature sa tubig. So, dapat yun ang ingatan nyo. Kasi pag mabilis yung pagbago ng temperature sa tubig, pwedeng magkaroon ng temperature shock na tinatawag. So, i-consider nyo rin yun. And the last thing would be yung legality. So, sa space nyo, kung saan ba to nakalagay? I mean, in the sense na legal ba? Let's say, dito sa Pilipinas, legal mag-alaga ng arowana. Pero sa US, bawal yung Asian arowana. So, kahit pa may budget ka, malaki yung space mo, kung hindi naman pwede, kung illegal naman mag-alaga ng Asian arowana, wala rin. So, hindi ito priority, pero dapat nyo rin i-consider. So, make sure yung aalagaan yung isda, good thing dito sa Pilipinas, pwede mag-alaga ng kahit anong type ng arowana. Okay, doon na tayo sa next, which is yung favorite nyo. Budget. So, dito na. I-discuss na natin tong budget. So, since na-discuss na natin tong space,
mas madali nating maiintindihan or may apply yung budget na meron tayo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng scenario. So, nag-check ako sa Lazada kung ano yung mga prices ng mga aquarium ngayon. So, merong nagtitinda sa Lazada na second hand. Meron namang mga brand new. So, chinek ko. Based dito sa list ko, merong 20 gallon, full setup, may stand, may accessory, may filter, nasa 2.5. Ngayon, nakakita naman ako 100 gallon, second hand, tank and aquarium lang, 4.5. Kaya ako sinasabi sa inyo to, para magka-idea kayo kung magkano yung magagastos nyo sa pag-setup ng tank and sa pagbili ng arowana. So, kung ano man yung budget nyo, pag bumili kayo ng tank and then isa-setup nyo yun, syempre mababawasan yung pambili nyo ng arowana. So, i-check natin ha. Ano ba yung mga scenario after ko na-discuss sa inyo yung space? Okay? So, pag sa budget na pag-uusapan, let's just say, no? Unang scenario natin would be yung space natin, okay siya. Meron kang malaking space. And then, when budget na yung pag-uusapan, kung budget na yung pag-uusapan, okay ka rin. Wala kang problema sa budget. Sky's the limit. Kunwari ganun. E di, tuloy mo na. Wala naman palang humahad lang eh. So, yun yung scenario 1 natin. Scenario 2 would be, meron kang enough space pero ang let's say ang budget mo lang is pang 50 gallon kunwari. Itutuloy mo ba? So ito dito na lumalabas yung mga grow out tank. Okay? So, guys, ginawa ko tong video na to para dun sa mga gustong mag-alaga ng aquarium na wala pa silang nabibili. So, specifically para sa kanila to. So, kung isa kayo sa mga yon na wala pang nabibili, I would not recommend buying a 50-gallon tank kahit na for grow out lang. So, kung may malaki kayong espasyo, kasha naman yung 120 gallon or at least 75 gallon. Huwag kayong mag 50 gallon kahit na iniisip nyo gagawin nyo lang grow out tank yun. Huwag. Bakit? Kasi napaka-hassle nun pag lumaki na yung isda. Isipin nyo yung, check nyo rin yung 50 gallon. Nagka 50 gallon ako before eh. Yung 50 gallon, meron siyang parang brace sa gitna. So, hindi siya isang rectangle na malaki yung ibabaw niya na pwede niyong kunin yung arowana ng buo ron. So, nahahati siya ng parang may divider siya. So, maliit, dalawang square na maliit lang yung sa top. So, just imagine bibili kayo ng arowana and then lalaki siya. After a year, let's say naging 12 inches siya and then balak niyo nang ilipat sa malaking aquarium. Napaka-hassle nun. I doubt it mailipat nyo yung isda ng walang galos yung arowana. So, yun ang dapat nyo i-consider. Kung wala kayong budget, pwede mag-ipon pa kayo. Ipon pa kahit na 3 months, 6 months, 1 year. Okay lang yun. Basta ang importante, mabili nyo yung gusto nyo. Itong nasa, kung titingnan nyo itong background, pasensya na, medyo malabo. 2 megapixel pa lang yata yung camera dati dyan. So, this was taken 2006 yata. And then, yung arowana ko na nasa picture na yan. 2 to 3 years. So, nagsimula ako 2003-2004. So, ganon. Nagdaan ako sa 35 gallon and then 50 gallon. And then, yun nga, na-realize ko, gusto ko kasi mag-alaga ng arowana. Tinry ko mag, nung time na yon guys, wala pang
masyadong article ha regarding sa mga arowana. During that time, alam ko naka-dial up connection pa lang kami. So, kung meron mang cable nun, ubod pa ng mahal. During those time, wala pang ang article, binigay lang naman sa akin yung 35-gallon na tank. Sa sobrang tuwa ko, bumili agad ako ng silver arowana. So, alam ko maraming guilty sa ganun. Yung nagkaroon ng tank, gusto magka-arowana, bili ng silver, and then, saka na pag-iisipan pag lumaki na. So, in my case, hindi lumaki yung silver ko kasi gusto ko pang ang dami kong gustong ilagay dun sa 35 gallon. Nilagyan ko ng pako, nilagyan ko ng Oscar, nilagyan ko rin ng flower horn. So siguro, wala pang 1 week na matay yung silver. So sayang. So ayoko nang maranasan niya yun. So, dati nag-concentrate na lang ako sa flower horn. So bumili ako ng 50 gallon. And then, dun ko na-realize na hindi, gusto ko talaga mag-arowana. So, itong tank, no, it took me around siguro 6 months or magwa 1 year nga. Siguro 6 months yung planning and then bago ko siya na-set up lahat kasama yung isda, mga 1 year. Huwag niya nang i-compute yung sweldo ko nun. Maliit lang yung sweldo ko nun. So, 1 year, inabot ako siguro ng mga 25,000. From aquarium, pati yung stand niya, kasi customize eh, pati yung stand niya, kaho yan eh. And then yung mga, yung gravel, yung filter, overhead filter lang naman ang gamit ko, dalawa, makikita nyo na rin dyan. Yung isda ko is green. During those time, 4 or 5 pang bili ko dyan dahil sobrang mahal pa nung arowana during those time. And, ang nakakatawa pa, akala ko nabili ko yung pinakagusto ko. Kasi ang tagging nila sa green, pag pumunta kayo sa Cartimar, is Malaysian Golden. So, 1 year na sa akin tong isda na to, takang-taka ko bakit hindi siya nagiging gold. Nag-research naman ako nung tungkol sa arowana na and nakita ko naman na ang Malaysian Golden nagiging gold. Later did I realize meron akong nabasang article more of ano pa nga yun eh. Hindi pa siya website eh, parang document lang or vlog lang ng isang arowana keeper na sabi niya iba raw yung Malaysian Golden specifically sa Pilipinas. Pag Malaysian Golden daw green yon sa pag nasa Pilipinas ka. So doon ko lang nalaman na yung nabili ko, all the while akala ko ang nabili ko is yung Crossback Golden, yung pala green. So anyway, ang budget ko lang din naman noon is sagad na ako doon sa 25,000 eh. Kahit gusto kong bilhin din yung crossback, hindi ko rin naman mabibili. So, nakontento na rin naman ako. Kumbaga, yan ay nabili ko eh. So, ganon. Kung meron kayong space and then meron kayong budget for a 50 gallon, hintayin nyo na lang kaysa bilhin nyo yung 50 gallon agad. Ano ba naman yung maghintay kayo ng 6 months, diba? Kung mabibili nyo naman is yung mas malaki. So, yun yung mas magpapasaya sa inyo and magpapasaya rin sa isda nyo kasi lalaki siya ng mas mabilis, hindi pa siya mas stress kung lilipat nyo. So, clear tayo ron. Okay, so next criteria naman natin is meron kang space lang for a 75 gallon and then yung budget mo enough para bumili ng 75 gallon. Pero yung isda na kaya mong bilhin is silver na lang. Kasi nga, kinapos ka na. Same thing, knowing na alam mo na yung maximum length na pwedeng
ihaba nung silver arowana. Huwag muna siyang i-push for a 75 gallon. Mag-ipon ka rin. Konti na lang naman ang idadagdag mo, ano ba naman yung maghintay ka pa ng ilang buwan or ilang weeks, ba? Diba? So, nandyan na yan eh. Meron ka ng space para sa 75 gallon eh. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo in the future. So, save up for at least an Australian or an Asian. So, yun ang dapat nating i-consider regarding sa budget. Next naman would be yung type po arowana na. So again, since na-discuss na natin yung space, na-discuss na natin yung budget, ano nga ba yung dapat yung bili na arowana? So kung na-consider nyo na yung space and yung budget, dapat alam nyo na kung ano yung pwede nyong bilhin and alam nyo na rin kung ano yung gusto nyo na arowana. So kung gusto nyo ng, let's say, American silver or yung albino na American, as long na more than 75 gallon yung space mo, okay yun. Ngayon kung gusto mo ng Asian, make sure na pwede. Dapat wala ka ron sa America or kung saan man bawal ang Asian arowana. So, yun lang naman yung sa type of arowana kasi usually, ang pagpili ng arowana na aalagaan, depende na talaga sa owner yan. As long as na hindi sila nare-restrict nung una nga yung space and pangalawa yung budget. So, guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. Please make sure to subscribe and thank you for watching. Bye!